So sa basic na foreign language natin sa Nihongo at Nipongo, ay gumawa na tayo ng mga pre-cup forms o yung Philippine Registry of Cultural Properties. Kaya timing din na merong overview sa mga tala pamana o yun na overview ng pre-cup o yung Philippine Registry of Cultural Properties para ma-refresh tayo doon sa mga katawagan, doon sa mga termino na pwede natin magamit. So para sa advanced na foreign language, ay itutuloy lang natin yung mga nasimulan natin na mga practice writing sheets at ganun din yung natin mga flashcards na batay dito sa mga ma-assign sa atin o kung saan tayong grupo mapupunta at kung anong bayan yun natin susubukan na imapa. So bilang pagpapatuloy ay nais ko ibahagi yung ilang slides na ginamit natin sa pagsasanay sa bayan ng Santa Cruz dito sa lalawigan ng Marinduque para makatulong sa ating mga mag-aaral na gagawa ng pagmamapa sa lalawigan ng Quezon at ganun din sa ating sarili lalawigan sa Marinduque bilang kahingian sa EDM 02 o Advanced Foreign Language. At para sa mga kumukuha natin na undergrad na mga mag-aaral ng foreign language too, eh, ito yung katumbas ng ating gagawin sa susunod na 7 meeting o yung para naman sa pag-aaral natin ng Katakana alphabet. So para simulan natin ito, ay papahapyawan ko yung mga slides na mismong ginamit natin sa pagtalakay noong mga pamana. So ito lang yung entry point natin pero marami pang pwedeng gawin. Kaya lang hindi naman ito yung buong isang linggo na pagsasanay para sa local mapping team. Kaya bibigyan lang namin kayo ng patikim kumbaga. So ito yung slides mismo. Galing kay Ma'am Cecil Galecami, ang curator ng museo sa Cavite sa La Salle das Marinas. So ito ay tungkol sa mga pamanang hindi natitinag at isang particular na form na sinasagutan ay yung form 2G. So kung hindi pa kayo pamilyar dito, ay meron tayong cultural mapping toolkit at makikita niyo yung kabuuan na 29 na mga forms. At kabilang doon sa mga sinasagutan na form ay yun, ancestral houses at mga may vernacular architecture katulad na nakikita nyo dito. Specimen ng bahay na bato. So ito yung ginamit namin nung pagsasanay at sana ay magamit nyo din sa pag fill out ng mga forms. So ito yung unang-unang makikita nyo sa background information. Pag sinagutan nyo yung forms, ilalagay natin yung pangalan. Kung kanino yung bahay o sino yung dati nakatira dyan, kadalasan ay ganun ang atin na pag-classify o pagbibigay ng kategorya. Ito ay bahay nino, hindi lang yung structure. So alamin din natin kung kailan o kung anong panahon ito naitayo o natapos. So maaring bago pa ang colonial na panahon o yung indigenous. So yung mga katutubo pa natin yung gumawa, yung mga ninuno. O kaya naman pagkatapos ng 1521 na magdiriwang tayo ng 500 years ng labanan sa Mactan sa susunod na taon. Ayun, doon nagsisimula yung Spanish period o panahon ng mga mananakop. Pangatlo ay baka pagkatapos na ng deklarasyon ng pagsasarili o autonomiya o independence ng Pilipinas noong 1896 o ang pagsisimula ng yugto ng pananakop naman ng mga Amerikano. So hanggang 1942 hanggang 1945 ang ikalawang digmaan pandaigdig na maaring dito na itayo yung bahay, eh, yan, more than 50 years na
ay pwede na natin itong i-considera na pamana o ancestral na bahay. O kaya, pagkatapos ng gera. So, ibig sabihin ay 1946 pataas. So, contemporary na yan. Pero mahalaga sa mga pamanang hindi natitinag ay dapat lampas siya ng 50 taon o 50 years. So, alamin din natin kung anong ang kanyang pag-aari. Maaring pang publiko o gobyerno ang may-ari o para sa lahat ng mga tao sa komunidad. Katulad ng mga parke o ng mga kalsada. Pero meron din naman, kagaya ng mga bahay o kaya ng mga ospital, may mga privado din. Katulad ng paaralan, kung hindi publiko ay privado. So, isang pamilya lang o individual yung may pag-aari. So, ito pa yung ibang nakalagay doon sa unang bahagi ng mapping forms, yung cultural mapping forms o yung tinatawag natin na CMAP form. So, nakalagay doon yung MA code at ito ay kabilang sa form 2. So, yung form 2 ay mayroong hindi bababa sa 8 mga forms mula 2A hanggang 2G. So, kabilang doon sa unang bahagi ng form na to ang background information. So, kasama nung period, nung owner, at nung ownership ay yung lugar o yung lokasyon. So, meron mga coordinates katulad ng longitude at latitude. Kinakailangan din ay mailagay natin yung area o yung lawak in square meters. So, magkaiba yung total land area. So, yun yung lupa kung saan nakatirik yung bahay o yung struktura. Tapos yung tinatanong dito, madalas na napagkakamalan na anong klaseng structure. Ang tinatanong dito ay sukat din. So, ibig sabihin, ang unit ng measurement ay square meter. So, kadalasan, mas maliit yung structure kaysa doon sa total land area. So, halimbawa, simbahan. So, yung buong surrounding landscape kasama doon sa land area. Pero yung kinakatayuan lang ng simbahan mismo, yun lang yun, susukatin sa structure. Isa pa, kailangan din maitaya natin, hindi tayo tiyak kung kailan ito naitatag o naitayo. So, sa bayan ng Santa Cruz, 1609, ang nakalagay kasabay ng isa pang parokya o bisita sa Sagasan, 1609 din. Pero hindi ito yung parehong taon kung kailan naitatag yung struktura o yung simbahan. So, maaaring much later na lang at tutuklasan natin yung pag pinuntahan natin yung mismo struktura kasi meron na yung mga marker. At kung wala pang marker, baka meron mga kasulatan. At mula doon ay matataya natin kung ano ang edad. So basta 50 taon pataas, mas matanda, pasok yan sa mga pamanang hindi natitinag o tangible, immovable heritage. So kasama pa rin yung ownership o yung jurisdiction. So, kung simbahan yan ay kung anong parokya nakakasakop o kung anong diocese o kung anong vicaria o vicariate. At panguli, para sa unang bahagi ay kung meron bang deklarasyon o pagsasabatas, kung meron bang local na ordinance at mamaya magpapakita tayo ng halimbawa nito. So, ang kasunod na bahagi pagkatapos ng background information ay yung physical description. So, ang nakalagay sa physical description ay kung ano ba yung makikita natin. So, ito yung isang halimbawa, ano yung makikita natin doon sa harapan o yung pinakang fasad ng bahay. So, ano yung nasa labas, anong style. So, nakalagay doon ay vernacular architecture o ancestral house, nakalagay kung bahay na bato o chalet. So, ito yung mga style na lumabas ng panahon ng Amerikano, particular sa isla ng Panay, kung saan maraming mga sugar plantation at yung mga may-ari nitong bahay na to ay mga sugar baron. Kaya mararanya yung kanilang mga bahay at ganito yung kanilang mga style. So, maliban doon sa panlabas, o yung pasad, ay tinitingnan din yung mga nakapaligid na mga yan, surrounding landscape at other structures. Kung meron bang mga pinagkukuhaan ng tubig, mga balon, meron bang patio sa labas, may
timbakan ba ng palay? So, meron bang punsyunan para sa mga bisita, extension ng bahay, o ano man na nakapaligid doon sa mismong struktura. So, exterior, surrounding landscape. At syempre, kailangan din natin makita kung ano yung nasa loob. So, ano yung itsura ng mga silid, kung ilan yung sukat, anong itsura ng hagdan, ng sahig, ng bintana, ng pinto, kung ano yung mga estilo at kung ano yung mga motif at kung ano yung mga makikita. So, kailangan ay isalarawan natin to at para damandama sa kitang-kita natin yung parang pumunta na rin tayo dun sa lugar. Para makita talaga, kailangan din natin ng mga larawan o mga photo. So, kuha natin kagaya ng paglalarawan yung nasa labas, ano yung mga nasa paligid at kung ano yung nasa loob. So, ito yung example. So, kung hindi picture, pwede naman illustration at merong scale para meron tayong mga sukat at nakalagay dito ay metro. So, gamitin natin metro imbis na yung mga English measurement. So, gamitin natin metric na system. So, yung mga detalye, yung mga nakasulat, lagay natin. So, ito yung isang example ng physical description. So, kahit tayo ay nakapikit, hindi tayo nakamulat, ay ma-imagine pa rin natin kung ano yung nakalagay. So, kagaya na nakalagay dito na large swiveling cappis windows. Now, retrofitted with GI sheet, maximize interior airflow. Interior partitions have rows of pierced wooden fretwork or kalado panels that meet the high ceiling, allowing air to freely circulate within the building. These features were made in the pre-electric era where artificial ventilation is not yet the technology of the times. So, obvious, nakikita nyo may bintana pero meron din siwang para makapasok yung hangin at may palamuti para sa kahoy para mas kaya-ayan tingnan. So, makikita natin dito yung mga significance na isusulat natin sa susunod nung pa lang sa description na binigay. So, isang example ng chalet sa Iloilo, sa Isla ng Panay. So, gawa siya sa kahoy at mayroong pangalan kung sino ang nakatira dyan dati. So, para meron tayong reference o secondary materials, ito yun. Sinulat ng isang antropologo at mayroong mga larawan at illustration. So, Philippine Ancestral Houses. At ganun din, meron din si architect Gerard Lico, mga illustration kung ano yung mga arkitekturang Filipino. So, kung ano yung mga tawag o katawagan sa mga bahagi ng bahay. So, yan yung mga example at makikita natin yan na mayroong mga illustration. At ganun din, meron din tayong digital resources na makikita sa website na nasa baba para mas maging mabisa pa ang ating paglalarawan. So, mula sa Luzon hanggang sa Mindanao ay iba't ibang mga bahay o tirahan yung makikita natin. So, mula sa illustration papunta sa actual na turugan. So, itong bahay na to ay may kwento. So, kaya yan ay tore at nung panahon ng sakuna, kagaya ng dinaranas natin ngayon, babagyuhin na panahon, panahon ng habagat, kahit walang bagyo, ay mahangin pa rin. So, maulan dahil sa ating sistema ng hangin na galing sa ibang lugar papunta dito sa atin. So, ito yung tore ni Bobby sa isla pa rin ng Panay sa Capiz, sa Kwartero Capiz. Ito yung nagsilbing evacuation center at dito nagkasya yung mga lumikas ng mga kapitbahay ni Bobby. So, si Bobby isang architect at gumawa siya ng ganitong klase na bahay. Kung hindi man 50 years ay meron siyang mataas na significance sa mga tao dun sa lugar.
So, kung may kwento yun may-ari, may kwento din yun mismong struktura. So, paano siya nagsimula, anong mga material, kailan siya natapos o natigil, pinagpatuloy muli, tapos nalipat ba siya, meron bang binago. So, meron yan kasaysayan ng mismong bahay o ng structure. So, ito naman yung pang-apat na bahagi, yung kahalagahan o yung significance. So, meron tayong hindi bababa sa apat na klase ng significance. So, pwedeng historical, pwedeng aesthetic o scientific at social. So, dito ay ito yung mga nabanggit. So, kung makasaysayan siya dahil 50 years na, marami na nangyari na mahalaga, isulat natin kung may kinalaman siya sa mga tao, sa lipunan, spiritual, political, at maging ekonomiko ay isulat din natin doon sa significance. Dahil maganda siya, meron siyang appeal sa ating mga senses, hindi lang sa atin paningin, pwedeng may tumugtog, narinig natin sa music. So merong niluluto, pagkain, mabango, at ganoon din, malalasahan din natin. At kung meron artwork na three-dimensional, mahahawakan din natin. So, aesthetic. Lahat ng mga meron tayong hinuha, katulad ng paningin, ng pag-amoy, pandinig, ng panlasa, ng pakiramdam ay pwedeng-pwede natin yan. Isulat sa significance. At dahil meron siyang balor sa pananaliksik, dahil ang pagmamapa, isa din na uri ng pananaliksik, ay di ilagay din natin kung ano yung potential niya sa research, scientific na research. At bilang huli ay kasama din yung pangkabuhayan. So ngayon, mahalaga yung buhay pero mahalaga din yung kabuhayan. So ilagay natin yung lahat sa significance. At kung paano yung pagkakasunod-sunod ay yung sa pinakamabigat o pinakamahalaga, ilagay natin doon sa taas, at yung mga secondary at yung mga kasunod ilagay natin sa ibaba. So sa pangatlong bahagi ay meron tayong stories associated. So kahit katatakutan yan o meron mga trivia o tungkol sa mga tao na natin nakatira, kung meron bang ginawa na mahalagang event o pangyayari, so nangyari yan o hindi nangyari sa kasaysayan. Kahit po yan, mga kwentong November 1, mga scandal, mga urban legend o yung mga kwentong bayan, pwede natin yan idagdag sa stories associated. So, ang huling bahagi ng ating CMAP form ay conservation. So, nakalagay dito kung ano ang kanyang status. Kung siya ba ay good condition, kung siya ba ay deteriorated, o kung siya ay ruins na. So, mahalaga na assess natin yan kasi dito natin malalaman kung kailangan bang baguhin o ano yung kailangan natin i-prioritize. So, bilang pagpapatuloy, pwede din natin na i-assess o evaluate kung siya pa ba ay original pa o marami na nadagdag o marami nang nabago. So, pwedeng nasa original pa rin siyang site at hindi nababago. So, yun pa rin siya nung nagsimula kung kailan siya ginawa. Pero meron din naman mga hindi nagbago pero nalipat na. So, may mga tangible, immovable na nasa ibang lugar. Pero sa kabilang banda, meron din naman mga nabago na at nasa ibang lugar. So, kagaya ng nakikita nyo dito sa baba. So, wala yan doon sa original na lugar. Alam ko, sa Quiapo ito, sa Maynila. Pero ngayon ay nasa Bataan na. Nasa Bagak, Bataan. Sa Las Casas, Pilipinas de Acusar. So, dahil conservationist yung may-ari, ay kinonserve niya talaga yung bahay. Dahil ang silbi ng bahay ay tirahan, ay di yan. Hindi naman siya tinitirhan talaga, pero mini-maintain. So, pwedeng na-move na. So, kahit immovable ay... Yan. So, para may ilagay tayo sa constraint threats or issue, so, meron pong mga suggestion ang UNESCO. So, yan po yung specialized na body sa United Nations na may kinalaman sa educational, scientific, saka cultural na aspeto ng atin pamana. So, ito yung ilan sa mga pagbabago na makaka-apekto sa ating pamana. So, ang huling bahagi ay conservation measures. So, ano yung ginagawa na? Hindi yung gusto natin mangyari. So, dapat tayo dito ay
descriptive. So, huwag tayo dito ang prescriptive. So, ibig sabihin, yun na nangyayari. So, kung meron na bang ordinansa, meron bang nagbibigay ng protection, nalista na ba siya sa mga ancestral houses, na considera na ba siya na heritage site. At ang kaugnayan nito sa ibang mga form, yung kasunod na form, yung form number 3, ay yan, mga pamanang natitinag. So, kadalasan, kung nasa simbahan, o nasa paaralan, o nasa bahay, meron yung mga movable object at ililista natin yun sa form 2G. Pero pagdating sa form 3A hanggang G, ay ililista natin yung mga, ano, mga movable objects. Tapos, ilagay din natin yung mga reference natin. Sino yung mga kausap natin? Sino yung mga informant natin? Nabasa ba natin siya sa libro o sa website? So, ilagay natin siya bilang reference. Siyempre, huwag natin kakalimutan ng ating sarili. Ilagay natin yung ating pangalan bilang profiler o mapper o cultural researcher. At siyempre, ilagay din natin kung kailan natin ito ginawa. So, hindi lang naman bahay yung pamanang hindi natitinag. So, kabilang dito yung mga government buildings. So, ito yung mga example kung buo pa yung Kapitolyo, yung munisipyo, barangay hall, istasyon ng para sa mga bumbero, sa mga pulis, mga tulay, at iba pa. So, lahat ng ginawa o pinagawa ng gobyerno na pampubliko kasama dito sa Form 2A. So, example nito ay ito, yung gusali ng Cultural Center of the Philippines sa Rojas Boulevard sa Manila. So, yan, sa Caltimar Market sa Manila pa rin. At kahit sabungan ay kasama basta 50 taon pataas kahit tulay. So yan yung mga example ng built heritage na under sa 2A. So kanina nabanggit yung mga paaralan, so yung mga paaralan na may mga gabaldon type na building, Marcos type o iba pa na klase ng building na lampas ng 50 taon. So ito yung itsura ng mga gabaldon. So pinangalan kasunod. So, galing ito sa vlog ni Ivan Hinares. So, ito na may mga Marcos type na baka nagigiba na o hindi na safe na puntahan. At mapangalan din ng mga tao na sinunod sa kanila yung struktura. So, ito yung nasa loob ng gabaldon na structure. So, kung hindi siya government, kung hindi siya paaralan, eh baka hospital. So, nasa 2C siya. So, yan. Yung mga kategorya niya. So, ito naman ang kategorya para sa mga simbahan. So, kung meron simbahan, ilagay niyo. Kung meron mga monumento at mga pananda, yan, sa 2E naman ito. So, may statue, mga welcome marker, balon, bandstand, shrine, fountain, at iba pa. Lagay natin. So, yan yung mga halimbawa. Pwede din naman mga sites. So, pwedeng gawa ng tao, pero gawa din ng kalikasan. So, kung may mga plaza, archaeological sites, cementerio, sports complex, complex park, at iba pa, eh, lagay po natin. So, ito yung pampito na form natin. At ililista din po natin doon sa 2F kung meron ba mga flora at fauna. So, maliban sa mga movable na objects. So, sabi ni Ma'am Cecil, ang mahalaga sa pagmamapa ng mga pamanang hindi natitinag ay meron tayong alam tungkol sa arkitektura. So, meron din tayong kakayahan para magsukat at magtasa ng ari-arian. At meron tayong mata para sa detalye. So, marunong tayong magtanong ng mga kwento, ng mga istorya tungkol sa lugar at yung mga may-ari. At syempre, isa natin yan sa kapaligiran, sa kalikasan at iba pang bahagi ng ating paligid. So sabi nga ni Ma'am Cecil, explore at make sense. Pero sa panahon ng pandemya, medyo mahirap itong gawin. Pero hindi naman siya
imposible. So, kailangan lang ay mayroon tayong paraan para magawa pa rin natin siya kahit papaano. So, lipat tayo sa medyo malapit-lapit sa atin. So, relative yung distansya kasi malapit ito sa mga taga Marinduque, pero sa mga taga Quezon ay baka hindi. Pero para din makita nyo pareho, magbibigay ako ng dalawang halimbawa para makita natin yung ugnayan ng pamana sa iba pang mga kategorya nito. So, nakita natin ay built heritage. So, tingnan din natin yung ibang pamana. So, ito ay mula sa bayan ng Buak. At para mapangalagaan yung pamana, gumawa na sila ng ordinansa. So, ito yung nilalagay sa mga declaration o mga legislation. So, simula pa noong 2002, wala pang National Heritage Act of 2009, meron ng heraldic code sa bayan ng Buak. At ang may akda nito ay walang iba kundi ang namayapa na konsehal natin, si Mike Magalang. At ito ay galing sa culture-based governance na sinagawa noong taon 2018 sa bayan ng Bigan, sa lalawigan ng Ilocos Sur. So, bilang exemplary, so ito yung mga iconic na mga pamana. So, nandito yung labanan ng paye. So, ito yung larawan na pinagbatayan ng Casa Real. So, yun nasa baba. Tapos, meron na seal, official seal ng bayan ng Buak. At syempre, meron din mga pamanang bahay. Pero ang malungkot nito, dalawang taon na nakakaraan ay nasunog yung dalo o tatlong bloke ng mga pamanang bahay na pinangalan sa mga may-ari nito, ng mga bayani nitong labanan ng paye. So, makikita natin kahit yung natural katulad ng flora at saka fauna na naging bahagi ng bahay bilang kahoy, bilang timber, bilang sahig, bilang bintana, ay meron ng ibang buhay pagkatapos. Pero pag nagkameron ng sakuna, kagaya ng sunog o ng bagyo, ay yun, kailangan natin siyang pangalagaan. So, hindi ko naman babasahin lahat, pero yan, may deklarasyon siya. At ang mahalaga dito, ang kultura daw ay human rights. So, lahat tayo ay merong karapatan dito. So, meron dito ang definition of terms para din yung RA 10066. Naka-define dito kung ano yung culture, kung ano yung mga heraldic items, at kung ano yung mga bumubuo dito. So, unang-una ay yung logo. So, nakalagay dyan kung ano yung mga sinisimbolo o sinasagisag ng mga nakalagay doon sa logo. So, ano ibig sabihin ng kalapati, yan anin na sinag, yung pares ng kamay, noong puno ng nyug, yung mga kabundukan at dagat, at yung araro na ginagamit. So, meron din municipal symbols, may flora, tsaka fauna dito. So, bahagi yan ng natural heritage, yung likas na pamana. So, ito naman, himig ng Buakenyo, ay intangible cultural heritage. So, meron yan lyrics at meron yan tugtog. At meron din makasaysayan na pangyari o yung labanan sa paye noong taong 1900, at noong 2000 ay nag-isang daan taon na siya o nag-centennial na. So, mahalaga dito ay yan, meron mga pananda din o mga markers. So, kahit itong bahay na to ay maharlikang tahanan ni Kapitan Piroco. So, ito ay ancestral house. At noong 1973 pa lang ay meron na siyang marker. So, yung labanan sa paye ay meron na rin marker simula pa noong 1986. So, sa tapat ng munisipyo, may mga nakalagay din doon ng mga pananda para sa mga dinadakila ng mga Buakin. So, ito yung itsura dati ng munisipyo, pero siyempre hindi na yan ang itsura ngayon. So, yung simbahan ng Buak na nadeklara ng important cultural property at bahagi na ng
Philippine Registry of Cultural Properties ay yan. Tapos ito ay nagdiwang din na isang taon, 100 taon, yung Marinduque High School at ngayon ay Marinduque National High School. Ito yung si Lib Aklatan, pero hindi na natin yung makikita dahil meron ng mga bagong building dyan. So ito yung makasaysayan din na daungan ng Laylay. So kagaya ng Quezon, ang sentro ng Buac ay dito banda sa Laylay at hindi doon sa kasalukuyan na poblasyon. So sa Quezon naman ay hindi pa Tayabas dati kundi doon sa Unisan. So ito pa yung mga halimbawa, kahit ito yung mga lugar, yung mga kalsada, pwede yan ilagay. So may paliwanag doon sa mga pangalan at mga tao, yung mga petsa. So na dito lahat yan sa batas, na sa lokal na ordinansa. So ito yung pinagbatihan, binagbatayan ng Casa Real. Siyempre wala ng Casa Real na original, pero na-replicate na rin siya. At yung isang building dito ay National Museum Branch. At ngayon ay Area Museum ng Marinduque at ng Romblon. So ibig sabihin, archival photo, movable heritage ay naging immovable heritage na kasi ginawa na siya ng struktura. So dito na yung mga ibang bahagi na palagay ko ay pwede niyong balikan, at ngayon ay meron na tayong Municipal Council for Local History, Culture and the Arts. So yan yung composition niya at yan yung bumubuo at mga function niya. So para sa bahagi na to ay ito lang palagay ko yung magagamit natin pag nagsagot tayo ng mapping form. So kung nakita natin na mayroong mga bahagi dito na pwedeng makuha para sa pagsasagot natin ng mga mapping form. So pag ginawa natin yung Chisu to Jisu, yung Chisu ay mapa at yung Jisu ay diksyonaryo sa Hapones ay pag ginawa din natin yung ating mga flashcard, yung e-flashcard, ito yung natin magiging bataya. So ganun lang naman din yung gagawin natin kahit sa masteral at sa graduate school. Kaya lang, kung mapapansin nyo, hindi ko na to pinapagawa muna sa mga undergrad natin ng mga mag-aaral. Pero sa graduate school, dahil tayo naman ay mga adult learners, mga independent na mga learners, kaya na natin yan. At hindi naman sa hindi kaya ng mga bata, kaya lang ay kailangan natin mag-ingat palagi. So bilang panghuli, gusto ko na lang ibahagi sa inyo yun naman na ehemplo sa bayan naman ng isang bayan sa Pampanga, sa Angeles. So ito ay binahagi pa rin sa culture-based na governance sa bayan naman ng Bataan. At ito yung binahagi ng mga counterpart natin sa Pampanga. Sana ay mabigyan tayo ng konting inspirasyon na meron pupuntahan yung ating mga ginagawa kahit medyo mahirap siya at hindi siya madaling gawin. So ganito ang itsura daw ng Angeles City dati. So pag sinearch nyo yan sa internet, ayan yun makikita. Pag hinanap nyo yung Angeles. So ano daw ang gagawin? Kung nakikita nyo naman, magulo talaga siya at walang kaayusan. So nagkamera ng serye ng mga meeting, pinag-usapan at kung anong gagawin. At nagkamera ng executive order para gumawa ng heritage district, at para tumakbo to, kailangan talaga ng committee. So nagkamera ng mga pagsasanay, ng mga training, at syempre nagsagawa din sila ng cultural mapping. So ano ang nangyari? So nakapagdeklara sila ng heritage zone, nakapaglabas sila ng mga conservation manual o kung paano gagabayan yung mga magsasagawa ng pagpapanatili ng mga pamana. So yung makikita nyo doon sa likod, yan yung iconic na simbahan ng Santo Rosario. At ngayon Oktubre ay buwan ni Mama Mary at pagdadasal ng Rosario. So makikita nyo, merong bakod. So hindi nakikita yung iconic na simbahan. So tinibag nila yan. So nakikita nyo maraming mga sabit-sabit na mga linya ng kuryente.
So, makita nyo kung anong mga pagbabago ang mayayari. So, tinanggal yung mga poste, tinanggal yung mga linya, tinanggal yung mga naka-obstruct dun sa view, dun sa line of sight ng simbahan. So, meron din mga paaralan, kagaya ng Holy Angel University. Katapat lang yan ng simbahan. So, nakita nyo, naka-gate siya, parang gated community. So, may pagbabago din silang ginawa para makita din natin yung loob. So, ito naman yung lumang larawan ng munisipyo ng Angeles at ginawa na nila itong museo ngayon. So, ito na yung Museo Ning Angeles. So, tapat lang yan ng Holy Angel University. So, ito pa rin yung simbahan. At ginawa nila ng cobblestone na pavement, so para daanan. So, maganda siya sa larawan. So, ito yung ancestral house at marami pang example ng pamanang bahay. Dito ay meron din ginawang museo, pero ito ay ancestral house ng mga pamintuan. So, isa pang halimbawa ng ancestral house. So, nadokumento nila to at bahagi na to ng kanilang pagmamapa at ng kanilang inventory. So, ito yung Holy Angel University. At ito ang bahay ng Center for Kapampangan Studies. So, meron silang regional museum, hindi lang para sa Angeles, kundi para sa Pampanga. So, nakameron na sila ng heritage zone na ordinansa. May legislation, meron na ordinansa para dito. So, ito yung dati. Ito na siya ngayon. Ito yung dati. Ito na ngayon. So, yan yung munisipyo. Tapat nung simbahan. So, yan yung mga establishmento dati at ito na siya ngayon. So, mapapansin nyo, sumusunod na siya sa guidelines. So, merong mga guidelines para sa pag-conserve ng heritage. So, ito siya dati, yung simbahan ng Santo Rosario at ito na siya ngayon. Ito dati, ito na ngayon. So, hindi na masyadong loud yun. Ano. So, yung mga wire din ay nabawasan. Hindi na ganyang kagulo. So, nailagay siya sa ayos at nag-conform siya sa standard. So, kahit yung mga kilala natin parang sa vegan, so, gumawa din siya ng sarili niyang guidelines kung paano. So, meron din silang Culture and Arts Council. At ito yung bumubuo doon sa kanilang council. At kabilang dito, yung nagbahagi ng slides nito. So, pag may mga piyesta sila at meron silang mga social function, ay dyan sila sa tapat ng... So, meron silang mga art gallery, maraming artist. At meron silang mga pagkilala o mga gawad. So, nagbibigay sila ng mga award para sa mga natatangin ng mga Kapampangan. At doon sila nagbibigay ng award sa tapat noong simbahan pa rin doon sa munisipyo. So, kinikilala nila yung mga nangangalaga. So, katulad noong ng pamana, noong kanta na Ate Kupong Sing Sing. So, yung Sing Sing ay heirloom pamana. So, kailangan ay may pagpatuloy siya. So kahit yung kanilang intangible cultural heritage na pagluluto, pero syempre yan ay bahagi din ng natural heritage kasi meron dyan mga flora at fauna na ginagamit. So may mga tanim at meron mga hayop na ginamit para maging pagkain. So nagpapatimpalak sila sa pinamahusay na magluto nito. So kahit Pasko, Kristiyanong piyesta na hindi lang sila meron ay ginawa din nila ng ordinansa. So piyesta ng mga parol o lantern, paper lanterns. So pati yung kanilang wika, yung kanilang pagsulat ay ginawa din nila ng akma na ordinansa. So, naggagawa sila ng mga klase para ituro ito sa mga kabataan. So, kahit yung Semana Santa na meron din naman dito, ay meron din sila sariling version at meron itong ordinansa din.
So, pag Oktubre, ayan, ginagawa nila yan. Street party. So, bilang pag-alaala din sa pagputok ng bulkang Pinatubo. So, naglalagay sila ng abo. So, kahit ang kanilang Independence Day, na meron din tayo, meron din silang reenactment sa Pamintuan Mansion na Social History Museum din. National Museum. So, naglalabas din sila ng kanilang mga kasuotan na movable heritage at ang backdrop nila ay immovable tangible heritage, yung simbahan pa rin. So, intangible, nasa backdrop nila yung munisipyo Ning Angeles. So, intangible, music. So, nakikita natin yung interplay ng iba't ibang mga pamana. So, kahit yung matandang kaugalian, kahit Santa Cruzan, meron din. So, ginawa nilang fashion show yung Flores de Mayo at sinoshowcase nila ang kanilang mga kasuotan at ang kanilang mga designer. So, kahit yung mga street children, yung mga walang bahay ng mga bata, yan, kasama din sa kanilang mga palaro. Dahil ang kanilang paniwala, ang kultura dapat ay inclusive. So, walang hindi kasali. Lahat ay kasali. So, ito si Peter Natividad ay bahagi din ng Culture and Arts Council at aktibo na, no, na kumakalinga sa kanilang pamana. So, yan. Meron silang banda kawayan din. Gawa sa kawayan yung kanilang instrumento na parang hegalong. Parang galing din sa Indonesia. May parehong instrumento na ganito, isang symphony. So, ang kanilang kasuotan ay mga supot ng arena at binigyan din sila ng pagkilala. So, tuloy-tuloy lang na dito si Eric Cerudo, ang director ng UST Center for Cultural Preservation of Cultural Properties in the Tropics. So, yan ang ginagawa nila. Ito yung simbahan pa rin ng Santo Rosario. At kahit sa preso, nagtuturo sila pagpaparol. So, ang mahalaga dito ay isama natin lahat. Makinig tayo sa mga ideya. Listen to what people are saying. No one should be left behind. Put it out there. Keep saying them. Kahit walang nakikinig sa atin. Let many people know about it. Ang mahalaga ay meron na nakakaalam nito kahit hindi lahat ay nakakaintindi, kasi you might just be surprised that someone has a solution. So kung marami tayong problema, marami tayong balakid o sagka, ay baka meron ibang tao na nakapakinig ng atin na sasabihin ng ating kwento, sila pa makapagbigay sa atin ng mga alternatibo. Kaya ituloy lang natin yung ating mga nasimulan na pag-usap. Yun natin mga grupo, yun natin mga pangkat. So kahit gobyerno ang gumagawa ng unang hakbang, ang gobyerno ay tayo. So kailangan gumawa din tayo ng mga step o mga hakbang para may sakatuparan natin kung ano yung kinakailangan. So magdokumento tayo at magsaliksik. Get your stories. This will be the basis of everything that you will do. Kung gusto nyong mangyari, kung ano yung nangyari sa Pampanga, kung ano yung benchmark nila doon. So, hindi ito para lang sa turismo. So, bigyan natin ng pagpapahalaga yun natin, kultura. So, natural na byproduct na lang yung pagpunta ng mga bisita. Ang mahalaga yung mga tao doon sa lugar. So, dahil ang Marinduque ay nagdiriwang ng 100 taon at ang Tayabas ay 400 taon na yung kanilang pueblo di Tayabas, eh, kailangan natin yan i-reclaim. So, nandiyan na yan. Kailangan lang natin matanggap at hanapin yung ugat kagaya dyan sa Pampanga. So, yan. Meron din silang sikawati. So, habaan nyo lang ng PC ninyo at matatapos din tayo. Tuloy-tuloy lang yan natin mga ginagawa. Magtanong at makipag-usap para matapos natin yung ating mga gagawin. So, yun lang ang gusto kong maibahagi ngayon. Sana ay mapanood nyo to at
makatulong sa inyong mga gagawin. So para sa mga kumukuha uli ng foreign language, yun EDM02 para sa graduate school sa AQC sa Gumaca at dito sa Marinduque sa MSC. So ito yung mga bahagi na kailangan natin daanan para sa kabila ng nararanasan natin na hirap, eh meron din ginhawa yan sa uli. So kahit yung mga undergrad natin ng mga mag-aaral, sana ay meron din kayong makuha dito sa atin na maiksing pagbabahagi tungkol sa mga pamanang hindi natitinag o built heritage. So yung bahay ay hindi lang bahay kundi meron yan kwento. So alamin natin kung ano yung kwento ng bahay, kung sino ang dating nakatira at kung sino yung nakatira ngayon. At kung wala nang nakatira ay alamin pa rin natin kung ano yung kwento. So para magkamera ng kwenta yung ating kwento, ilagay natin yan sa papel at gawin natin bahagi ng ating mga kahingian. At pag bumalik yan ay sana makapag-ambag tayo sa pagpapanatili ng pamana. So maraming salamat sa inyong attention at sa pakikinig.